Hi mga ka-fish hobbyist, magandang araw po. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang aking DIY filtration system. Bali po, ang concept po nito ay similar sa aquaponics. Bali, ang mga materialis na gamit ko dito ay affordable lamang po recommended ko po ito sa mga beginners para hindi po sila kaanong gumastos ng malaki sa filtration system nila. At in a way din po, effective din po yung filtration system natin. Bali po, ang concept po ng aquaponics ay ganito po. Yung isda kasi, nagpo-produce po yan ng ammonia nitrate, which is kung medyo marami ng ammonia nitrate sa tubig, dahan-dahan na pong mamamatay yung isda or mapoison sila. So, ang gamit po nung halaman sa taas, galing po sa baba, yung tubig na galing sa baba, hihigupin po yan ng ating water pump at mapupunta sa ating filtration system na may halaman sa taas. So, pagdaan po sa halaman, yung ammonia nitrate ay mawawala na at pagbalik ng tubig is malinis na po siya. Nilagyan ko naman din po yan ng oyster shell para po maging malinaw ang tubig. At the same time, nakaka-produce po ito ng nakaka-maintain po ito ng pH and alkaline din po, nakakabigay din po ito ng alkaline. So yun po ang gamit ng oyster shell. Pagkatapos po may nilagay din po akong ceramic ring para kumbaga nagsisilbi yung kasing ceramic ring is nagsisilbi po itong bahay ng good bacteria na tumutulong din para makapatay sa ating mga ammonia nitrates na nasa tubig. So, later ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa. Paano ko ginawa itong DIY filter at the same time kung anong mga materyales at mga gamit na ginamit ko. Hi mga ka-hobbyist! Sa project na to, sa paggawa ng DIY filtration system, ang gagamitin natin ay balde, half inch na blue pipe, gravel, nylon pad, yan po, 2 inches na PVC pipe. Bali, itong PVC pipe natin ay binutasan ko na, nilagyan ko ng daluyan ng tubig. At the same time, sa ilalim may butas din po siya para hindi po mag-clog yung daanan ng tubig. Itong gravel naman po, ito po ay ordinaryong grava lamang po na ginagamit sa construction. Ang tools naman po na gagamitin natin ay circular saw, jigsaw, at battery operated drill. So, tara! Simulan na natin. Gamit po ang ating circular saw. Tapos ginamit natin yung electric drill natin, nabutasan po natin yung balde sakto sa size ng ating PVC pipe. Yan po ang gagamitin natin para sa ating daluyan ng tubig.
Pagkatapos po natin ma-prepare lahat ng materials na gagamitin natin, ngayon nilagay na po natin yung nylon pad sa balde. Tapos nilagay na din po natin yung 2 inch tsaka yung half inch na PVC pipe. Pagkatapos nito, ilalagay na natin yung ating graba or gravel. Yan, inilagay na po natin. Yan po yung gravel natin. So, ilalagay po natin yung ating black nylon. Pagkatapos po nating malagay yung nylon, ayan po. Bali ito po recycled nylon lang, nylon net lang po ito. Lalagyan natin ng gravel. Pagkatapos, lalagyan natin ng oyster shell. Nakalimutan ko nga po pala. May oyster shell po tayo. At saka ceramic ring. O yung puti na ring na nilalagay sa aquarium. So guys, kung nagustuhan nyo ang ating video tungkol sa filtration system, huwag kalimutang i-share, i-like, and mag-subscribe na rin po para sa mga susunod na videos. Salamat po!